Sa tingin naman ng mga otoridad, mas maraming sasakyan ang kailangan nila para masunod ang social distancing sa paglilikas. Nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, doble hanggang tripleng tauhan, gamit at pasilidad nga ang inihahanda ng lalawigan ng Cavite bilang paghahanda sa posibleng pananalasa rito ng Bagyong Ambo. Hindi kasi katulad ng mga nagdaang bagyo, kailangan isaalang-alang sa pagkakataong ito ang physical distancing kung merong kailangan ilikas ng mga tao sa mga lugar na posibleng tamaan ng pagbaha o malakas na hangin. Dalawang buwan nang hindi nangingisda si Alvin de la Cruz. Kasama ang iba pang mga mangingisda, ang bangka niya halos dalawang buwan na rin nakadaong sa barangay bangkaan sa Naik, Cavite. Ang mamimili kasi ng isda, taga Manila. Ay ang taga Manila, hindi makapunta sa pinagbebentahan namin. Isa ang lugar na ito sa itinuturing na flood-prone area ng Cavite PDRRMO. Hindi lang dahil flood-prone, pinag-iingat din ang mga nakatera rito sa peligro ng storm surge. Dalawa na ang dahilan ni Alvin para hindi muna pumalaot. Matumal kasi ang benta ng isda dahil sa lockdown at ngayon ang Bagyong Ambo. Kung kailangan lumikas, nililikas kami. Pagka ganyang may low pressure, nakatutok lagi kami sa TV. Hindi na lang kami nalaot para surang buhay namin. Ang kapitbahay niyang si Cornelio na nasa dalampasigan din ang koral ng mga pato at gansa, itinutuloy pa rin ang normal na pamumuhay. Sana yan sa tuwakuan yun eh, tubig. Ang bahay niyo, kumusta? Pagdinagyo. Ayos naman yan. Ang ginagawa niya sa... Ayos naman. Okay? Ayos naman. Kaya ng bagyo? Wala na pambili yung bubong. Noong Lunes pa raw binuksan ng Cavite PDRRMO ang Operation Center nila bilang paghahanda sa Bagyong Ambo. May mga nakastockpile na pagkain at ibalde o yung mga hygiene kit para sa mga mangangailangan nito. Nakamonitor na rin ang PDRRMO sa galaw ng bagyo at posibleng epekto nito sa Cavite, lalo na yung mga lugar na pwedeng bahain. Kasama dyan ang mga coastal town ng Naik, Tansa, Ternate, Cavite City, Noveleta at Rosario, at mga inland na bayan at lungsod ng Bacoor, Imus, Dasmariñas at General Trias. Pero dahil sumabay ang bagyo sa patuloy pa rin pagtugon sa problemang dulot ng COVID-19, may ilang mga kailangan baguhin. Halimbawa, 75% ng rescue at disaster personnel ang nakadeploy na. Ang 25% na work from home nakatoka sa data gathering. Slight changes siguro po natin is we always have to consider yung ating mga social distancing protocols. Dahil sumabay sa COVID-19 ng bagyo, pinag-aaralan ng mas maagang preemptive evacuation sa mga tao. Sa ilalim kasi ng distancing protocol, kalahati lang ng nakasanayan ang pwedeng isakay sa mga rescue vehicle. Tansya ng mga otoridad, kailangan ng doble hanggang tripleng dami ng mga sasakyan at evacuation center para masunod talaga ang physical distancing. Ang resources natin is just enough for a regular search and rescue operation. So, hindi tayo agad mayroong ganong karami na doble. We call it incident complex. 2 incidents na yung hinahawakan. So, mas madali kasi nandiyan na siya eh. Magdadagdag lang sila yung kunyari kung COVID-19 sila nakofocus, madadagdagan ng search and rescue. So, additional manpower, additional strategies, pero they're prepared. Sa barangay Bangkaan sa Naik, inabisuhan na mga taga rito na kung kailangan nilang lumikas, nakahanda ang kalapit na eskwelahan at 10 classroom nito bilang evacuation center. Dito kasi 10 kasi yung kwan dito, yung classroom dito, tapos yung amin namang simbahan at saka itong aming covered court, pwede namang evacuation center yan. Eh ganoon na rin, ipapatuloy para namin ipatutubad ng social distancing dito. Mahigpit din daw binabantayan ng dalampasigan habang umiiral pa ang ECQ sa Cavite. Pero kaninang hapon, ilang mga taga rito ang sinamantala ang pagkakataong maligo sa dagat sa tapat ng kanilang mga bahay kahit bawal ito sa ilalim ng ECQ. Pinauwi rin sila ng barangay kalaunan. Magmula nang na-i-announce yung GCQ dito, ECQ dito sa aming barangay at sa buong Cavite, yun ay talagang bantay todo kami sa mga tao rito na wala talagang lumabas ng bahay. Siguro kanina sa sobrang init at tapos biglang umulan, hindi na napigilan ng magulang at ng makatanod ko ang pagpunta nila sa dagat. Ayun naman inunawa ko na rin pero saglit lang naman bawal talaga eh. Oh. Kasi kuwan naman hindi naman natin masasaway talaga ng kuwan.
Jessica, sa buong maghapon hanggang sa mga oras na ito, maliban sa makapal na ulap sa Papawirin, eh wala naman tayong naranasang anumang pag-ulan dito sa ating pwesto sa Naikavite, maliban na lang sa Ambon na segundo lang ang itinatagal. Jessica? Ingat at maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Ipinatawag ng NBI si OWA Deputy Administrator Mocha Uson kaugnay ng investigasyon nito sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Sa ipinadalang sapina, pinapupunta si Uson sa opisina ng NBI Cybercrime Division sa Lunes. Kinumpirma ni NBI Deputy Director Ferdinand Lavin na iniimbestigahan si Uson alinsunod umano sa utos ni Justice Secretary Menardo Guevara. May kinalaman daw ito sa social media post ni Uson kamakailan kaugnay ng delivery umano ng 15,000 sets ng PPE na binili ng Department of Health para sa mga medical frontliner. Pero isa sa mga litrato sa post niya ay mula sa isang pribadong foundation. Nitong Abril, nagsorry si Uson tungkol sa issue. Ngayong nasa pina siya ng NBI, tiniyak ni Uson na papasailalim siya sa proseso ng batas. Naniniwala raw siya na gumagana ang hustisya sa bansa. Sa ilalim ng revised penal code, may tuturing na inciting to sedition.